Kwacha, welcome back to my YouTube channel and it's me again, Kazzy. And una sa lahat, bago ko simulan ng vlog na to, thank you po kasi po happy 800 subs na po tayo mga kalakwacha, dumadami na po tayo. Actually turning 900 na, sana po ma-achieve natin yung 1K within this month or next month. Kung papalarin, di ba? Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. And we're also back again to our hashtag Food Hunt Series. Ang ingay ng mga aso, hindi ko matuloy itong intro ko. And sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, pindutin nyo na yung subscribe button and ring the bell for the notifications. And ayun na nga, hindi na natin papatagalin pa. Nakalagay naman dyan sa title kung ano ba ang ipapakita ko for this vlog. Alam ko maraming nakakamiss atin ng dating pansit canton bago pa sila nagpalit ng noodles, di ba? So, ang tanong is, nagbalik na nga ba yung dating pansit canton? At kung oo, saan nga ba makakabili nito? Kasi wala nito dun sa mga suking tindahan natin na nandyan sa labas, sa mga sari-sari store is wala po. So kung gusto nyong malaman kung saan meron at kung paano ba matitikman natin ulit yung lumang pansit canton, please keep on watching. Patatagalin pa. Actually, nag-grocery lang kasi ako nitong nakaraan. Tapos, nandun ako sa noodle section. Tapos, meron akong nakita. Merong bago yung Lucky Me. And, eto yon. Ang bago nila is yung Lucky Me Mee Goreng na Indonesian style stir fry noodles. Ayan siya. And, ayan. So, napansin ko kagad dito. Ang una kong tinignan nung pagkakita ko nito is kung may sabaw ba siya o wala. So, hindi naman ako fan ng Mee Goreng, no? Kaya hindi ko alam kung may sabaw siya o wala. And nakita ko nga na nasa lain, walang sabaw, matik pansit ka doon yung datingan nito. But, hindi ito yung sinasabi ko na lumang pansit canton. Ang ginawa ko kasi, tinry ko muna siya. Tapos, nung natikman ko na okay, sabi ko, wow, para ako nag-throwback. Siguro kung ilalagay ko dito yung seasoning ng pansit canton, is makukuha ko paano yung perfect na lasa nung as in yung lumang pansit canton. So, i-unbox talaga. So, bubuksan natin siya. Napakita ko sa inyo muna, syempre. Sana magaling ako magbukas, diba? Para wala nang gunting-gunting to, te. Ayan. So, ito yung seasoning niya muna. Papakita ko muna sa inyo. Meron siyang, ano ba yan? Ay, hindi na maghiwalay, best. Walang forever, oy. Yan. So, ito yung una niyang seasoning. Hindi ko alam kung ano to. Basta. Merang mga flakes ng something. Ayan. Tapos ito is yung seasoning niya na powder. And then, meron siyang ganito. So, pansit canton yung datingan, di ba? Meron siyang oil and then yung soy sauce. At dito ako talaga na surprise dun sa noodles niya. Kasi di ba yung pansit canton na bago ngayon is bilog? Well, ito. Kung makikita niyo siya, is ganito yung style niya, which is ganito yung dati, di ba? So ngayon, ipapakita ko sa inyo, syempre lutuin ko muna siya, ito pala yung lutuan. Lutuin ko siya muna, dalawa actually yung lutuin ko, dalawa. So yung isa, ang gagawin ko is, ito yung ilalagay ko na seasoning. Yung seasoning ng Mee Goreng. So ito siya yung nandito. Tapos bumili kasi ako ng bagong pansit canton. So yung bagong pansit canton, di ba, kung mapapansin nyo, is ganito. Ay, ano ba yan, nagkakalat ako. Ayan. So, ayun na nga, dead man na. Hindi natin gagamitin tong noodles nito kasi alam ko naman na ayaw nyo nito. Maraming may ayaw nito at isa na ako dun sa bilog na tong noodles. Yan na naman yung aso, ha? So, ayun na nga, no? Ayun, tumahimik na yung dog. Ang gagamitin natin dito sa pansit canton is yung seasoning lang niya. So, set aside natin yan dyan. Dito ko ilalagay. Ang gagamitin ko yung noodles nitong Mee Goreng. Tapos, gagamitin ko yung seasoning ng pansit canton. So, sige, lulutuin ko muna to. Ayan, pakita ko sa inyo para walang daya. Buksan na natin sa umpisa. Ang kailangan ko lang dito is yung kanyang noodles. So, ayan, nakita nyo yan. Dalawa sila. Parehas yun na yung noodles na gamitin ko. So, ayun na nga, habang inaantay natin na maluto yung ating noodles, lagay ko na muna itong seasoning. Ako kasi ganito ako magluto ng canton talaga. Yung unahin ko muna yung seasoning ilagay dun sa lalagyan bago yung noodles. Kasi para mas maayos yung pagkakamix mo. Ayan, di ba? Yung balat yung nasama. Ito yung seasoning ng Mee Goreng.
kung ano man itong surat na to. Di pa ako nakapunta ng Indonesia kaya hindi ko alam yung noodles nila na ganyan. Vietnam pa lang kasi yun. Saka Cambodia yung napuntaan ko sa Indochina. Kasi natin agad para yung kanya powder ay hindi magbuo-buo. Tapos ito rin isa, ito naman yung pancit canton. Original pancit canton. Saka na natin try yung sweet and spicy. Alam nyo kasi, tinry ko na nun before yung gamitin din yung noodles ng Lucky Me. Yung Lucky Me na may sabaw kasi di ba square pa rin yung noodles nila. Kaso lang, iba kasi talaga yung lasa kasi parang yung noodles nila na pang may sabaw is pang may sabaw lang. Tapos iba yung pang tuyo. So ito, yung Mee Goreng, ito yung pang tuyo ng noodles. Ngayon ka lang ito tinry ha, malalaman natin kung anong ganap. Ang bango. So ayun na nga mga kalakwatcher, ito na yung ating lutong noodles. Ayan, usok-usok pa, napakasarap. Kung makikita nyo, mapapansin nyo yung texture ng noodles niya is, ano ba yun, natatapon natin. Is yung ano, yung kagaya talaga siya ng old pancit canton. Mga kagaya ng ipinangako, hatiin natin siya sa dalawa. Ito yung sa Mee Goreng na seasoning. Ayan. Tapos ito yung sa pancit canton na original flavor. So ito yung texture ng Mee Goreng. Medyo mas reddish siya and then meron siyang mga chili flakes doon. Ayan siya. Tapos ito naman yung ginamit ko yung pancit canton na seasoning. Ayan, medyo maputla siya ng konti kaysa dun sa Mee Goreng. Ayan siya. So titikman na natin siya. Unahin muna natin itong Lucky Me Mee Goreng. Fair na sa ang sarap. Sarap nito. Just ano, tamang-tama lang yung anghang niya. And ang sarap niya. Hindi masyadong maalat. Yung anghang niya is tolerable. So dun sa mga hindi fan ng maanghang pero gustong kumain, pwede to sa inyo. Hindi nakakamatay yung anghang niya, promise. Tapos ito naman, titikman natin yung ginamit ko yung seasoning ng pancit canton. Mmm! Guys, para ako nag-throwback, as in, ito yung hinahanap kong pancit canton. Nakakaiyak! Ang sarap talaga, promise. Parang, ito yung or yung dating-dating nating hinahanap na pancit canton bago sila magpalit ng noodles. Ito yun eh. Promise. Sobrang satisfying. Ngayon ko lang sa tinryan na ganyan. Nagbaka sakali lang ako. Kasi iniisip ko baka nga kaya nagbago yung lasa ng Lucky Miss dahil lang dun sa noodles nila. Kasi dito ko lang na-try na totoo nga na noodles lang talaga yung nagpabago ng lasa ng bago. Bakit niya ba kasi pinalitan? Lucky Me! Bakit ganun? Kaya niya naman pala mag-produce ng ano eh, ng stir-fry noodles na yung para yung gamit na noodles. Palitin niyo nga yung pancit canton nang matuwa ako. Okay na okay. Grabe. The best. Gagawin ko na ito lagi. Lucky Me, sana balik nyo na yung dati kasi kaya nyo naman pala, pwede naman palang ganito, papahirapan nyo pa kayo magpalit-palit ng seasoning eh, di ba? So ayun ang mga kalakwatsa, napakita ko na sa inyo na pwede nyo ma-achieve yung old pancit canton na talagang legit na legit gamit yung noodles nitong Mee Goreng stir fry. Pero yung Mee Goreng naman is okay din naman yung lasa niya. Masarap din naman siya. Pero kung gusto nyo lang mag-reminis, mag-throwback ng dating pancit canton or whatever, gawin nyo yung ginawa ko. Promise, talagang sakit, napaka-satisfying. Kasi diba, ako kasi naniniwala ako na yung mga pagkain brings back a lot of memories. Na meron mga food na pag kinain mo ulit, marami kang maaalalang bagay. Like, ito,
Pancit Canton, maalala ko dyan, syempre, is banding nyo ng mga kaklase nyo sa bahay na Pancit Canton lang yung kinakain nyo, diba? Tapos yung lasa is gano'n na gano'n. Kaya sana yung Lucky Me, kung nanonood kayo, may taga Lucky Me na nanonood dyan, baka naman, diba? Baka naman pwedeng ibalik naman, kasi sarap talaga eh. Hindi ko na ito matigilan tuloy ito. Ang sarap. Ang layo nung lasa talaga dun sa ito, bilog na noodles. Ayoko talaga nito. Kasi parang siyang dry na ewan na parang lasang plastic. Diba? Ako lang ba? Sino nag-agree dyan? Mag-comment. And that's it mga kalakwacha. Dyan ko na muna tatapusin ang vlog na to. Wala na sabi na ako sa nakakabili. Sa... Nakabili ako sa Pure Gold nito. 11 pesos siya. Wala siya sa tindahan. Ang meron lang sa tindahan yung Pancit Canton. Pero yung Migoring wala. Talagang sa grocery nyo lang siya makikita. 11 pesos. Yan lang. Maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa mga bago at sa mga luma nating kalakwacha. Sa mga consistent na sumusubaybay sa atin. Road to 1K pa rin po tayo. Maraming salamat sa mga nag-cheer. Yun lang. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And support Filipino vloggers. I-ring mo na rin yung bell para updated ka sa aking mga daily uploads. Daily talaga, huwag nanindigan. Hindi. Para updated ka sa mga uploads ko, ayan na lang. Kasi mahirap mag-promise ng daily. Ang hirap kaya. Salamat sa panonood. See you next trip. Bye-bye!